What's going on, guys? Welcome to the vlog. And today, showbiz na naman tayo. I was browsing ABS-CBN News and nakita ko si JANUS Del Prado. So, if batang 90s ka, for sure kilala mo to. So, siya si Control sa Batang X, 1995, I think. So, yun. Matanda na tayo. Ako pala, matanda na ako. And last movie niya yata is yung Four Sisters and the Wedding. So, star magic artist siya. And ano nga bang meron kay JANUS Del Prado ngayon? So, he gained weight and then he lost a lot of weight, which is very impressive. Kasi, ayon sa news, masayang ibinihagi ni Del Prado na bumagsak na sa 150 pounds ang kanyang timbang mula sa 200 pounds. Wow! So, that's a lot. 60 pounds ang nabawas sa kanya, guys. So, it's around 27 kilograms. Wow! And base sa kanyang post, hindi pa ito ang target niya dahil nais pa niyang bumaba sa hanggang 140 pounds. So, he wants to lose 10 more pounds. What? 140 pounds, for me, that weight is too low for a guy. And it's just my own opinion, okay? So, para sa akin, masyadong mababa yun kung lalaki ka. And, but, kung doon siya masaya, and yun yung makakapagpasaya sa kanya, eh, wala na akong pakialam doon. Decision niya yun, right? Pa nga ba ginawa ni JANUS? Bakit nga ba siya nag-loss ng 60 pounds? Ano nga ba yung diet na ginawa niya? And ano yung proseso na dinaanan niya? So, ayun yung hihimay-himayin natin today. And if interested ka na malaman kung ano yung mga pinagagawa ni JANUS, ano yung proseso, just keep watching and let's do this. It's not a game, it's a rich thing. So, sa dami na nagre-request kay JANUS Del Prado about his diet, so, napilitan na siyang i-reveal yung proseso na pinagdaanan niya. So, diet reveal video, he did it on YouTube. So, ayun yung ihimay-himay natin today. And we will go on the details. Right? So, sige, panoorin natin. Kailangan nyo, eh, mag-decide muna kayo. Mag-indecidido muna kayo magpapayat. Tama. Okay? Yun ang unang kailangan nyo. Okay, ikalawa, kailangan nyo ng honest na salamin. Kagaya nito. Ay, okay. Hindi nakakita. Honest na salamin at honest na timbangan. Kasi doon yung makukuha yung motivation nyo at hindi sa ibang tao. So, ayun. So, yun yung baseline ng progress niya. Progress niya is yung honest mirror niya and honest scale. So, okay naman yon. And kasi pag sa scale ka lang mag-check lagi ng progress mo, hindi mo malalaman kung ano bang, ano yan. Kung galing ba saan yung timbang na yan. Water weight, or muscle weight, or fat weight, or pupo, or pagkain. So, hindi mo alam. So, okay din yun na nag-check siya ng progress through mirror. Okay? Pero I think for JANUS, ang main goal niya talaga is talagang mag-lose ng weight and not to replace the fat with muscle. So, malalaman natin mamaya. Pero yung baseline niya or yung pag-track niya ng progress through mirror and scale, okay naman yon. Okay? So, tuloy natin. I-check nyo during this diet yung timbang nyo first thing in the morning. Bago pa kayo mag-CR para mag-wiwi, check nyo. Tapos, pagka-wiwi nyo, check nyo ulit para ma-differentiate nyo yung timbang nyo nung may kasamang wiwi at walang kasamang wiwi. Tap! So, ayun. Okay naman yung ginagawa niya. He's weighing every morning pagkagising na pagkagising niya. Pero hindi ko lang mag-gets bakit kailangan niya ulit mag-weigh pagka-ihi niya. Kasi maybe babawas pa rin yung kasi water weight yun, di ba? Pero konti lang yun. Maybe point something. Ayun, tuloy natin. To take your vitamins. Vitamin C, multivitamins, electrolytes, yan, importante yan. Tapos, drink lots of water, medyo cliche yung mga sinasabi ko, pero totoo. So, yun, he's taking multivitamins, vitamin C, and electrolytes, which is good, especially if you are on a deficit or nagda-diet ka. Importante yun. Kung coffee person kayo, malaki may itutulong nun para ma-survive nyo yung
diet na to kasi ang diet na ginamit ko ay IF. If may ayuda lang kakain. Tama na, baka mabash na naman ako. Pero madaming klase kasi ng intermittent fasting. Yep. Merong 16 hours yung fast, 8 hours yung window na pwede ka kumain. Which is madali kasi kasama na dun sa 16 hours na fast yung 8 hours na tulog mo. So mm-hmm. technically, 8 hours ka na lang magpa-fasting ng gising. Meron din namang 20 and 4. 4 mm-hmm. hour window, tapos 20 hours yung fasting. Yung ginawa ko, na ikukwento ko sa inyo, ay yung MODTA diet. Joke lang. Hindi MODTA. OMAD. OMAD diet. Yan. Ibig sabihin nun ay 1 meal a day. So, ayan, dun muna tayo. Okay? So, ni-reveal niya na kung ano yung diet na ginagawa niya, which is intermittent fasting. So, parang, umpisa pa lang, parang alam ko na yung diet na ginawa niya is intermittent fasting. But, ang ginawa niyang intermittent fasting is the extreme. Yung sabi niya ng MODTA, ay OMAD diet, which is 1 meal a day only. Okay, so isang beses ka lang kakain sa isang araw. And, so yun nga, marami kasing klase ng intermittent fasting. And, ang pinaka-basic nga is yung 16-8 na ini-explain niya kanina. 16 hours na magpa-fasting ka. And you have the 8-hour window na kakain ka. So, yun yung pinaka-madali. Kasi yung half ng 16 hours, for sure, sleeping time mo yun. Let's say, 8 hours kang natutulog. So, 8 hours ka na magpa-fasting. And you still have 8 hours to eat. So, doon sa 8 hours na yun, pwede kang kumain ng 2 meals or 3 meals or 2 meals, 1 snack, ganun. So, mas madali. And then, meron nga din yung 20 hour fasting, then 4 hour window na pwede kang kumain. So, pwede ka pa rin kumain doon ng 2 meals, 3 meals, depende sa gusto mo. Pero yung ginawa niya is the extreme way of intermittent fasting, which is the 1 meal a day diet, which is napakahirap nun. And hindi ko talaga ina-advise na kahit kanino yung OMAD diet, but it's a matter of preference, okay? Kasi depende sa tao yan eh. And for him, kaya niya yon. And I don't know if it's good for him kasi hindi naman siya nag-consult sa doctor as far as I know. The good thing about 1 meal a day is, of course, malabo na mag-over ka dun sa calorie limit mo. Malabo na mag-caloric surplus ka by eating just 1 meal for 1 hour. So, mahirap gawin yun. Napakahirap nun. Like, you will eat like around 3,000, 4,000 calories in just one sitting. Kayang gawin yun, pero syempre, mahirap. And, marami ding disadvantage to. So, itong kind ng diet na to is extreme. And not advisable. For me, it's not advisable. And it's not healthy at all. Right? OMAD diet, Monday to Friday. Ayan. So, madali nang tandaan. Monday to Friday, 1 meal a day kayo. Tapos, ikukombine nyo siya ngayon with weekend diet. Weekend diet, Saturday, Sunday, fasting lang kayo. Wow! Talagang fasting lang yan. Walang meal or snacks in between. No meals. Pwede kayo magkape. Ang ginagamit ko para mura at masarap at makapinoy, kaping para ako. So, ayun guys. Sabi ko nga ay na extreme tong OMAD diet. So, he's doing OMAD for Monday to Friday. So, 5 times a week. Which is okay naman. Okay yun. Good yun. But, so, ang akala ko naman, dun sa remaining 2 days, it is, he will eat normal. Or hindi siya magpa-fasting for the next 2 days. Kasi usually, ganun yung ginagawa pag intermittent fasting eh. They're doing intermittent fasting for 5 days and then they have a 1 day or 2 day break from the fast and then babalik na naman ulit sila intermittent fasting again for the fast for the next 5 days. But, ang ginagawa ni Janus is OMAD na nga siya for 5 days tapos yung weekends niya pa, yung remaining 2 days is full fasting. My goodness. So, 2 days, no food. Complete fasting, no meals. So, ang ginagawa niya lang is just liquids. So, just coffee,
black coffee, kaping barako, at tubig for 2 days. That is so unhealthy. Okay? So, hindi talaga advisable yon. And I thought, OMAD siya for 5 days, and then 2 days, break from fasting. Extreme na nga, mas lalo pa niyang pina-extreme, so sobrang redundant ng diet ni Janus. And I don't know what to say. Sobrang itong librong to. Basahin nyo. Dahil nga matututunan dito, nakatulong din sa akin to kung paano ko na kayang mag-quit ng smoking, ng cold turkey, ng hindi yung paunti-unti. Tapos, after kong mag-last COC, hindi ko na talaga binalikan. Kahit madaming temptation. The power of habit. So, yun. He was smoking and then he quit smoking. Salute ako dyan. Good job. Mahirap yun. And he did it like abruptly. So, hindi yung dahan-dahan na talagang bawas-bawas ka muna ng stick per day hanggang sa mawala yung yosi sa buhay mo. And but for him, he did it abruptly, which is impressive. So, I think talagang yung tawag dito, yung mind ni Janus kapag nag-focus sa isang bagay na gusto niya talagang gawin, is gagawin niya talaga. Which is good. Paano ka po pumayat ng without exercise? Exercise without diet, useless kasi... Ingay ng tripe. Manong! Sikat ka na! tawag dito. Exercise without diet, hindi ka rin talaga daw papayat. So, laging it's diet over exercise. Kailangan ayusin mo muna yung diet mo bago ka maghanap ng exercise na gusto mo. Yung iba pwede. Kaya na pagsasabay, pero mas mahirap daw na approach yun. So, ayun, sabi niya nga, diet over exercise. Which is tama naman. Kasi parang sabi nga niya, sasayangin mo lang yung oras mo sa pag-exercise if yung diet mo naman is hindi on point. So, may point naman siya doon, tama naman siya. And... dapat ano unahin mo talagang mentally strong ka before you strive to be physically strong. So ako, sa experience ko, exercise without diet, hindi ka papayat, minsan tataba ka pa kasi lumalakas ka kumain. So ayun, exercise without diet is, yun nga, sabi niya nga, hindi daw advisable. Which is, tama naman. And ang magiging problema mo lang daw doon is kapag nag-exercise ka, is lalo ka lang laging magugutom. Which is tama din. Kasi exercise, it can trigger your appetite. Kasi habang nag-exercise ka, bumibilis yung metabolism mo. And that's a good thing. Kasi mas mabilis ka rin mag-metabolize and mag-burn ng fast. That's a good thing with doing exercise with proper diet. So for me, they work synergistically, okay? Diet and exercise and recovery also. So for Janus, hindi niya kayang gawin ng sabay. And for him, he needs more willpower or kailangan mo muna makonvince yung utak mo. So the body achieves what the mind believes. O kailangan utak muna bago yung physical na pangangatawan. But for me, mas maganda if gawin mo ng sabay. Okay? Kasi malakas na yung willpower mo, nandiyan ka na eh. Nagda-diet ka na eh. Mas okay siguro kung isabay mo na rin yung exercise. But for Janus, ang main goal niya lang talaga is to lose weight and not to gain any muscles. Okay? Talagang nakafocus lang siya sa pagbawas ng digits dun sa scale. And dun talaga siya kumukuha ng motivation. And nakikita ko naman sa kanya yung discipline. Talagang disiplinado siya. And yun nga lang, hindi niya trip talaga na mag-exercise or mag-bodybuilding or mag-tone or mag-lift ng weights. So for him, talagang focus lang siya sa diet niya and for losing weight. Sino yung naging motivation mo to finally do it? Wala, sarili ko lang. Kasi kapag ibang tao yung naging motivation mo to change, pag nawala yung taong yon or yung bagay na yon, magre-revert ka dun sa dati mong gawin. Kunwari, nag-quit ka mag-yossi dahil nagka-girlfriend ka na, ayaw nang naninigarilyo. And then, nag-break kayo. Babalik ka rin sa pag-yossi. Yep. So, dapat,
Mag-quit ka ng pag-IOC para sa sarili mo. Magpapayat ka para sa sarili mo. Lahat ng gagawin mo para sa sarili mo. So ayun, agree ako dito. If you want to do something, do it for yourself. Not for others, not for the likes, for the appreciation of others, and hindi para sa mga friends mo, hindi para sa girlfriend mo, para sa sarili mo. Okay? Kasi at the end, para sa inyo man talaga yung ginagawa mo. Do your own research. Malalaki na kayo kung gusto nyong itry. Pero I highly suggest na you consult your doctor. Kahit na ako mismo, hindi naman ako nagkonsulta. Kasi nagawa ko na to 16 years ago, nung hindi pa siya ganun kasikat. Parang fasting lang ang tawag sa kanya. Hindi pa siya IF, hindi pa siya ano. Pero payat din ako nun, mga nasa 140 lang ako nun. Okay, so tapos na tayong himay-himayin yung diet reveal video ni Janus Del Prado. So ngayon naman, magfo-focus na tayo dun sa diet na ginawa niya, which is intermittent fasting, the extreme way, OMAD diet. 1 meal a day. Okay, so of course, syempre, sabi ko nga kanina, hindi ako pabor sa OMAD diet, but syempre, may mga benefits pa rin yan. So ano ba yung benefits ng OMAD diet? So nung unang-una dyan, mas madali kang makapag-focus. Kasi ramdam mo yun eh. Like for example, kumain ka ng lunch. Let's say lunch time, 1 o'clock. Then pagdating ng mga alas 2, alas 3, 2:30, medyo sluggish ka na and nahihirapan ka na mag-focus. Kasi sa dami ng nakain mo during lunch time, yung utak mo naka-focus on your digestion. So ginagawa ko to nung college, kapag may exam, hindi ako kumakain ng lunch time, or if kumain man ako, hindi sobrang dami. Kasi ayokong ma-focus yung utak ko sa pag-digest ng food na kinain ko. And so yun, mahihirapan ako mag-focus dun sa exam. So yun yung ginagawa ko nung college ako. So, another benefit of OMAD is weight loss. Obviously, weight loss, of course. Bakit? Kasi nga, yung eating window mo is just 1 hour. So if you will compare eating all day than just eating 1 hour, mas maliit yung chance na mapunta ka dun sa caloric surplus kahit hindi healthy yung kinakain mo. Sabi nga ni Janus kanina, kahit na anong kainin niya, pwede niyang kainin. Bakit? Kasi nga, maliit lang yung chance na mapunta ka sa caloric surplus than eating all day. Of course, eating all day, mas malaki yung chance mo na mag-overeat ka. Kasi you have the whole day. Unlike having just 1 hour, sobrang limited yung oras mo. Gets nyo ba? So, yun yung isang advantage niya compared to eating all day for weight loss. So, another benefit of OMAD is diet freedom. Sabi ko nga kanina, pwede mong kainin kahit anong gusto mo. And you don't have to track your calories. Wala lang tracking. Kakain ka na lang, susubo mo na lang. And yun nga, hindi ka na magpe-prepare ng meals mo. Hindi mo na kailangan ng mga Tupperwares. Hindi ka na magluluto ng mga chicken breast mo. Kasi nga, pwede mo naman kainin kahit anong gusto mo eh, di ba? Kasi 1 hour lang naman yung oras na pwede kang kumain. So, kainin mo na kung ano yung gusto mo. So, yun yung good advantage ng OMAD diet. You can eat whatever you want. Sobrang flexible niya. And you have the freedom to eat. Just for 1 hour. So, just a piece of advice. If you really want to try this OMAD diet, just because you can eat anything doesn't mean you should, okay? Kasi malaking bagay pa rin yung food quality. If puro junk yung kinakain mo, puro sweets, of course, magiging junk din yung resulta mo and you will be more prone to other types of sickness, okay? Mababawasan nga yung timbang mo, may sakit ka naman. So, malaking bagay yung food quality. And so, if you have 1 hour, mas maganda kung quality meals pa rin yung kinakain mo. I'm not saying don't be flexible, don't eat this, don't eat that. Wala ko sinasabing ganun. Ang ina-advise ko lang is yung food choices mo, be smart on selecting your meals because you only have 1 hour. Mas maganda if like 70% or 80% of your meal is high in protein, good carbs, kanin, ulam, chicken joy, spaghetti. So, hindi ko naman sinasabing huwag ka mag-fast food, pwede ka rin mag-fast food, pwede ka mag-ice cream, but mas maganda if may good quality food ka pa rin dun sa food choices mo. Okay? So, nagigis nyo ba? Don't just eat junk, balansihin nyo. Alright? Another thing is if you are concerned about your strength. Okay?
So if you are concerned about your strength, if you are weightlifter or bodybuilder, hindi ko ina-advise yung OMAD diet kasi mahihirapan ka sa weight room niyan. Mahihirapan at mahihirapan ka kasi kailangan mo ng energy source for a certain period of time. So mas magandang gawin if gusto mo talagang i-try is yung standard intermittent fasting na 16-hour fasting, 8-hour eating window. Mas okay siya if nagwe-weight training ka, okay? But if you want to practice your discipline, willpower, yun talaga yung priority mo, maganda tong OMAD diet. Just like Janus. Kita nyo naman, even smoking and drinking, natanggal niya. So, yung willpower niya talagang na-boost while doing this type of diet. And of course, importante din na malaman natin yung mga risk while doing this type of extreme diet. So, unang-una na dyan, magugutom ka, of course, magugutom ka, extreme hunger, and it can cause binge eating. So, yung binge eating, yung bigla ka nalang lalamon, instead na mag-fasting ka, hindi mo na kaya, kakain ka nalang ng kakain lalo. And hanggang sa mag-give up ka nalang. So, negative yun. So, pangalawang risk factors or risk is low energy. So, feeling mo lagi pagod ka, sluggish ka, kasi hindi ka nga sanay na hindi kumain ng ganong kahabang oras. At isang oras lang yung pagkain mo. Kaya itong type ng diet na to, hindi to para sa lahat. Okay? Kaya nga siya extreme. And if you want to start doing intermittent fasting, start slow. So, start muna kayo dun sa basic na 16-8. Or let's say 14-10. Daan-daan lang. Okay? Huwag yung sagadin agad na OMAD ka agad kasi yun yung ginagawa ng idol mo and yun yung nakita mo sa YouTube and yun yung mga nasa balita sa social media na mabilis makapag-lose ng weight. Okay? So, wag ganon. And nandiyan na rin yung tinatawag na brain fog. Yung brain fog is yung parang nahihirapan kang mag-focus and nami-mental block ka due to low glucose level. Kasama na yun doon. Hypoglycemia and wala ka masyadong energy source sa katawan kasi nga, sobrang haba ng fasting hours mo, 23 hours fast. So, sabi ko nga kanina, umpisahan nyo muna from the basics. So, dahan-dahan lang, huwag nyo agad sasagarin na OMAD ka agad kasi yun yung nakita mo, yun yung mas mabilis. Okay? So, quality takes time. Wala tong shortcuts. And for him, he did it for 3 months. Okay? Coach, should I do this type of diet or not? So, the answer is different for everyone. But first of all, you need to get the guidance of a healthcare provider. Okay? Mas maganda yung nagko-consult ka, hindi yung basta banat ka na lang ng banat. Alright? So, yun yung ma-advise ko sa inyo. And sa type ng diet, magkakaiba talaga yan. It can work for me, but it will not work for you. It can work for you, but hindi naman pwede sa lifestyle ko. Kasi magkakaiba tayo ng lifestyle, magkakaiba tayo ng routine. So, depende yan sa sa'yo. Kung anong gusto mo and anong pasok sa'yo. And wala tayong pilitan dito. Okay? So, hanapin mo yung diet na kaya mong isustain. Look for long-term type of diet that can change your lifestyle. And hindi lang yung short-term na for 3 months, for 2 months, okay yung diet mo and then balik ka na naman dun sa normal lifestyle na ginagawa mo with bad habits, mas maganda yung sustainable type of diet. Okay? Flexible type of dieting, carb cycling, those kinds of things, it works for me. So, yun. If may katanungan kayo, comment nyo lang dito. And thanks for watching. God bless you all.